97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Utang ang isa sa mga pinakamalaki at pinakamadalas na nangyayari sa atin. Nagkakautang o nagpapautang tayo na pwedeng maging dahilan para masira ang relasyon natin sa mga taong involved dito. Ikaw, nagkautang o nagpautang ka na ba? Mahirap magkaroon ng utang. Kesyo utang na loob o utang na material pa yan. Hindi basta-basta ang pagbabayad dyan, lalo kung talagang gipit ka at wala kang malalapitan. Minsan dahil alam nilang wala kang malalapitan, gagawa sila ng paraan para mas lalo kang gipitin, para pumayag sa mga gusto nilang gawin natin. Minsan o madalas, nananalo sila sa panggigipit dahil alam nilang kahit saan ka tumakbo, wala kang laya sa mga kamay nila. Alam nilang babalik at lalapit kang muli sa kanila. Ang ating kwento ngayong araw ay may kinalaman sa utang. Isang utang na hindi basta-basta ang kabayaran. Ang ating kabarangay na si Rachel ay paano kaya siya gustong makabayad ng taong inutangan niya? Kaya ba niyang bayaran yon sa paraang gusto ng nakautangan niya? Alamin natin yan sa kanyang kwento dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Rachel, 25 years old at isang dating masahista sa isang spa sa Mandaluyong. Ito ang naging una at huling trabaho ko mula noong nagpasya kami ng aking nanay na tumira dito sa Metro Manila. Taga Bicol talaga kami, Papa Dudut, at napadpad lamang kami dito sa Mandaluyong dahil hikahos kami noon sa pera. Madali naman akong nakahanap ng trabaho sa tulong ng isang kakilala. Kaya naman nasuportahan ko ang mga pangangailangan namin ni nanay. Naging maayos naman ang lahat kung hindi lang dumating ang pandemya. Isa po ako sa mga natanggal sa trabaho noong nagsimulang kumalat ang COVID. Nagmakaawa pa ako sa boss ko na kahit gawin na lang niya akong kasambahay sa kanila, pero talagang hindi umubra dahil apektado na rin siya ng pandemya. Napakalaking dagok ng pandemya sa amin, Papa Dudut. Hindi po kami nakapaghanda dahil hindi naman ako nakapag-ipon. Hindi naman kasi kalakihan noon ang sahod ko at sumasapat lang para sa aming dalawa ni nanay. Hindi na nga ako dati halos makatulog kakaisip kung paano ako kikita ng pera. Nakautang naman si nanay sa kapatid niya, pero hindi yon sapat, Papa Dudut, para sa araw-araw namin, lalo na sa mga bayarin. Mabuti na lang at may utos noon ng gobyerno na bawal maningil sa mga paupahan at kasali kami noon sa mga nakahinga ng maluwag. Hindi naman namilit ang landlord naming si Mang Simon. Sinunod nito ang inutos ng mga nakakataas. Mang Simon? Mang Simon! Oh, bakit Rachel? May kailangan ka ba? May sira ba sa apartment nyo? Ay, wala naman po. May gusto lang po sana akong ipakiusap. Oh, ano yun? Mukhang malabo kaming makabayad ng upa ngayon at sa mga susunod pang buwan. Natanggal po kasi ako sa trabaho. Wala pa akong napapasukan ngayon kasi halos lahat nakasara pa eh. Ay, ayos lang yun. Talaga po? Hindi niyo po ba kami paaalisin ng nanay? Papaalisin? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi po, di kami makakabayad. Ayos lang nga. Huwag mong intindihin yun. May iba naman akong tenants dito sa compound na may mga trabaho pa. Sila munang sasalo sa hindi niyo mababayaran. Talaga po? Pasensya na po talaga. Wala yun.
Tsaka hindi ka ba nanonood ng balita? Ah, hindi po eh. Binenta po namin yung TV namin para may pangbili kami ng pagkain. Ah, ganun ba? Sabi sa balita eh, huwag muna kaming maningil ng mga landlord at landlady dahil nga sa sitwasyon. Gustuin ko mang pilitin ka magbayad, eh hindi ko magawa dahil baka bukas makalawa eh, makulong na ako. Eh, hindi ko naman po gagawing ireklamo kayo para makulong. Kung sakali nga pong papaalisin nyo kami, maiintindihan namin eh. At saan naman kayo titira niyan? Sa mga footbridge? Nako, eh makikipagsiksikan pa kayo sa mga taong grasa doon. Maawa naman kayo. Eh, kung wala na talagang ibang paraan, makikibed space na lang kami sa mga footbridge. Yan naman ang hindi kakayanin ng konsensya ko. Kaya huwag mo nang intindihin yung bayad mo sa upa. Sa ngayon. Hayaan mo makabawi ka kapag meron na talaga. Ililista ko na lang lahat. Problemahin mo na lang yung pantawin nyo araw-araw. Salamat po, Mang Simon. Pangako, kapag natapos lang tong pandemya o kaya kahit humupa lang ng kahit konti, kayo po ang unang-una kong babayaran. Sabing huwag mo nang isipin yun eh. Magtulungan na lang tayo, ha? O siya, balikan ko na inaayos kong cabinet, ha? Sige po, pasensya na po sa istorbo, ha? Marami kaming binentang gamit sa bahay, Papa Dudut, tulad ng ref. Binenta na rin namin yung sofa at ekstrang electric fan. Naghati na lamang kami ni Nanay sa iisang electric fan at dinadala na lang namin yon sa kung saan mang kami nakapwesto sa bahay. Wala na rin yung gitarang niregalo ni Nanay sa akin. Nakahiligan kong tumugtog ng gitara mula pa noong bata ako. Kaya naman nasaktan ako ng todo nang magpa siya kaming ibenta yon dahil pinaghirapang bilhin yon ni Nanay. Hindi rin namin pinalagpas ang ibang mga damit ko. Binenta ko yon online. Marami ba kaming binenta na naipundar ko noong nagtatrabaho pa ako. At sobrang sakit noon para sa akin dahil pinaghirapan ko ang lahat ng yon para maging komportable ang buhay namin. Sigurado ka bang ibebenta pa natin tong maliit na oven mo? Opo, Nay. Baka mabili din niya ng 500 pesos. Pangdagdag pambili ng gas. Eh, sayang naman to. Alam ko gustong-gusto mo to eh. Hindi ka makakain ng tinapay kung hindi toasted, kaya mo to pinilit bilhin dati. Eh, hindi naman ako nagtitinapay ngayon, Nay. Saka, nagtitinapay lang naman ako kapag papuntang trabaho. Eh, wala naman akong work ngayon, so para saan pa yan? Ay... Nakakalungkot naman tong nangyayari sa atin. Wala pa tayo sa kalagitnaan ng pagtupad ng mga pangarap natin, e bigla naman nagkaroon ng ganito. Pagsubok lang to, Nay. Saka hindi lang naman tayo yung apektado. Marami tayo. Lahat tayo. Alam ko naman yun. Lalo na tayo mga nandito sa Metro Manila. Ang iniisip ko lang, yung kuya at tatay mo kaya ay kumusta sa Bicol? Oh, di ba na nagkasundo na tayo na huwag na silang pag-usapan? Eh, naiisip ko lang kasi naging pamilya pa rin naman natin sila. Hindi naman naging. Pamilya pa rin natin, pero dapat kinakalimutan na natin sila. Hindi mo ba sila naiisip kahit bago magpandemya? Kahit tuwing birthday nila o kaya alaala natin nung magkakasama pa tayo. Minsan, lalo na si Kuya. Naaalala ko nung mga bata pa kami tapos bitbit niya ako lagi para pumitas ng mga gusto naming prutas dati sa bakod ni Mang Densyo. Ako naman naaalala ko ang tatay mo nung pinagluluto niya ako ng tinola tuwing may sakit ako. Pero hanggang alaala na lang lahat natin yun, Nay. Natapos na yung magagandang alaala natin sa kanila, di ba? Kung hindi lang sila nalulong sa sugal at alak, baka hanggang ngayon magkakasama tayo. Masaya tayo. Oo. Parang nagsisisi na naman kayo na iniwan natin sila. Eh kung patuloy tayong andon, hihigupin nila lahat ng pasensya at lakas natin. Tayo rin ang mauubos, Nay. Tingnan mo nga, naging maayos ng buhay natin mula nung umalis tayo ng Bicol at iniwan sila. Hindi ko lang talaga maiwasang maalala sila. Lalo na ngayong ganito ang nangyayari. Ay, sana po, ito na yung huling pag-alala nyo sa kanila. Ang usapan natin, kalimutan na sila. Lalo lang tayo manghihina kapag binalikan natin ang nakaraan.
Problemahin na lang natin kung paano tayo makakaraos ngayong pandemya. Ay, sigurado ka na bang ibebenta mo na tong oven? Opo, sigurado na po. Iniwan namin sina tatay at kuya sa Bicol dahil sa problema nila sa alak at pagsusugal. Nalulong silang pareho dito mula noong bumalik galing Saudi ang tsuhi namin. Sinama niya sa lahat ng pasugalan sa amin at tinuruang uminom ng alak ang kuya at ang tatay ko. Nung una ay nagpasensya kami ni nanay pero nang tumagal, hindi na namin kinaya pa. Natanggal sa trabaho ang kuya ko. Samantalang sinangla naman ng tatay ang maliit naming lupa na kinatatayuan ng bahay namin. Kami ng nanay ang inasahan nilang tumusto sa lahat ng gastusin kabilang na ang bisyo nila. Inayaan lang namin noong una papadudod pero noong natauhan na kami ay tinakasan namin sila ng isang gabing lasing na lasing sila at nakahiga sa sahig. Nahirapan akong kumbinsihin si nanay para tuluyan ng talikuran ng kuya at ang tatay ko. Pero sa huli ay napapayag ko siya. Nagsimula kami ng aming panibagong buhay sa Metro Manila at pinangako namin sa mga sarili namin na hindi na namin sila babalikan dahil masyado nila kaming sinagad. Nawala na kami ng balita sa kanila at masaya akong hindi naman kami binuko ng mga kakilala namin na may alam sa plano namin yon. Hinayaan nila kaming makatakas sa piling ni na kuya at tatay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong medyo lumuwag ng kaunti ang pandemya ay nakahanap na ako ng bagong pagkakakitaan. Inaya akong magbenta ng sabong galing Korea ng dati kong kasamahan sa spa. Hindi ko nga alam kung paano noon sisimulan ang pagninegosyo nito dahil hindi naman ako bihasa sa ganito. Pero sinipagan ko ang pag-Facebook para makakuha ng mga customers. Naging mabenta ang mga sabong benta ko. At madalas ay nakakaubos ako ng 2 karton sa loob lamang ng 2 linggo. Nakakabango na kami noon kahit paunti-unti at hindi namin kailangang magbenta pa ng gamit. Kahit may pinagkakakitaan ako noon ay hindi pa rin yun naging sapat. Lalo na sa pangbayad sa upa. Hindi ko na lang sinabi muna kay Mang Simon na may racket ako. Kung akala niya noon ang perang pinangtatawid namin ay galing pa rin sa mga nabenta naming gamit. Mang Simon! Para ka naman nakakita ng kapre dyan. Naku, eh hindi ko lang po talaga inaasahan na dadaan kayo dito sa bahay. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Gusto ko lang sanang ibigay itong sobrang kare-kare na niluto ko kanina. Hala, paborito ko po to! Nabanggit mo nga dati. Saka madalas nakakaamoy ako nung kare-kare dito sa bahay niyo eh. Lalo yung alamang. Masyado po bang halata na paborito ko yon? Nakakahiya naman po at nangangamoy pala ang mga niluluto ni nanay na alamang dati. Naglalaway nga ako tuwing naaamoy ko eh. Paborito ko ang alamang talaga. Lalo na yung may sahog na baboy. Ay, ganyan po ang gawang alamang ng nanay. Hayaan niyo po, kapag nakabawi na kami, igagawa namin kayo ng alamang. Kahit 3 garapon pa yan. Talaga ha? Aabangan ko talaga yan. Oo naman po. Gumaganda ka. Ay, talaga po ba? Baka naman po binubola niyo ako dahil nangako ako sa inyo ng alamang. Walang halong bola. Totoo. Ang ganda mo ngayon. Saka parang pumuti ka at kuminis lalo. Ano ba sikreto mo? Siguro may sabong kang ginagamit, no? Share mo naman ko ano para bumili ako sa'yo.
para doon sa pamangkin kong gustong pumuti. Ano po? Wala naman akong ginagamit. Siguro dala rin ang di ko paglabas-labas. Alam nyo na, hindi naaarawan eh. Pero lagi naman kita nakikita lumalabas ng bahay. May mga bit-bit ka pa nga lagi eh. Wala po yun. Yung ano lang po yun, yung mga maliliit na abubot dito sa bahay na sinusubukan kong ibenta dyan sa labas. Oh, puro ko pagbebenta ng mga gamit nyo. Baka naman mamaya eh, pati nanay mo, ibenta mo na rin ha? Sa susunod pong buwan, kapag di pa rin sapat, pati si nanay, ibebenta ko na talaga. Mang Simon? Ano yun? Sana po eh, habaan niyo pa ang pasensya niyo sa amin ni nanay. Makakabawi rin po kami. At pangako kayong unang makakatikim ng pera namin. Ay naku, yan ka na naman Rachel. Di ba nga sinabi ko sa'yo na ayos lang yun? Naiintindihan ko ang kalagayan ninyo. Ayoko rin pilitin kayong singilin. Eh sa wala nga, hindi ba? Opo, pero… Basta, ayos lang yun. Huwag mo na lang ipaalam sa ibang tenants na hindi ko kayo pinagbabayad. Baka magselo sa mga yun at hindi na rin magbayad. Ay, opo naman. Huwag kayong mag-alala. O sige, babalik na muna ako sa bahay para hugasan yung mga ginamit kong pangluto. Sana ma-enjoy nyo yung kare-kare. Sinarapan ko talaga yung pagluluto niyan. Maraming salamat po. Di lang po dito sa kare-kare. Maraming salamat po sa lahat, Mang Simon. Patuloy na nagbibigay noon ng mga pagkain, shampoo at sabon si Mang Simon. Napakabait nito sa amin ng nanay ko. Kaya naman nahiya ako na hindi man lang ako makapag-abot kahit kalahati ng utang naming upa sa kanya. Naalala ko patuloy noong una ko siyang nakilala. Bit-bit ko dati ang mga bag namin ng nanay nang katukin ko ang gate niya. Hulas na ako noon dahil sa pagod at sa init ng panahon. Pinatuloy kami ni Mang Simon nang tanungin namin kung doon ba ang apartment for rent. Sa kanya yung pinakamurang apartment na napuntahan namin. Dagdag pa niya na napakabait ni Mang Simon sa amin noon. Kaya sinabi namin kukunin na namin ang pinapaupahan niya bago ito masulot ng iba. Sa maikling panahon na nakasama namin si Mang Simon sa isang compound, papadudod ay nalaman namin ang kwento ng buhay niya. Matandang binata ito, edad 50 na ito at kaidaran lang siya ni nanay. Nalaman namin na isang beses lang itong nagkaroon ng karelasyon at noong high school pa lamang siya. Hindi na naulit na manligaw ito dahil bukod sa pagiging torpe niya. Pihikan din daw ito sa babae. Hindi naman sa panlalait pero hindi naman ito kagwapuhan at medyo natakot pa nga ako sa kanya. Noong una ko siyang nakita dahil mukha siyang kriminal. Mali na pinag-isipan ko siya ng ganon dati. Dahil pinakita naman niya kami ng mabuti ni nanay. Oh, mukhang malaki ang kinita mo ngayon ha. Shhh! Huwag masyadong malakas ang boses, Nay. Baka marinig ka ni Mang Simon. Hindi mo pa ba sinasabi na nagbebenta ka ng sabon? Eh baka kasi biglang maningil. Alam niyo namang pang-araw-araw lang natin tong kinikita ko at yung iba, tinatabi ko kung sakaling may emergency. Maiintindihan naman siguro ni Simon yun. Eh ang bait-bait nung lalaking yun eh. Tapos medyo matikas pa ang pangangatawan. Bakit ang layo naman yata ng tinawid ng kabutihan niya? Napadpad agad sa katawan eh. Napapansin ko lang naman, paano ba naman tuwing magsasamsam ako ng mga sinampay? Nakikita ko siya lagi nagdidilig ng mga halaman niya. Bakat ang suot? Hayang nanay, kung saan-saan tumitingin? Hindi ako titingin kung hindi agaw eksena yung suot niya, no? Eh bakit parang ramdam ko na may crush kayo kay Mang Simon, ha? Crush? Naku, wala ah! Nirarayo manakot lahat-lahat eh. Ngayon mo pa ako pagbibintang ng may crush. Pero, oo. Uy, inaan mo nga yung tawa mo. Hindi na nga tayo nakakabayad ng upa eh. Mambubulaho pa tayo dito sa compound. Nakakatawa lang kasi, Nay. Pansin ko naman dati na panay ang pagsusuklay at pag-unat mo ng damit mo tuwing makikita mo si Mang Simon eh. Hindi ko lang talaga inakala na talagang may gusto ka nga sa kanya. Kunti lang, no?
Tsaka epekto lang din to ng hindi masyado makalabas ng bahay para makakita ng ibang crush. Sus, kahit naman bago pa magpandemya eh, iba na yung lagkit ng tingin nyo kay Mang Simon. Lalo kapag inaabot mo yung upa natin sa kanya. Ay, hindi ah! Huwag nang mag-deny, Nay! Kaya ang sipag nyo lagi na kunin sa akin yung upa para ikaw yung magderecho kay Mang Simon. Hoy, binabawasan ko lang ang ginagawa mo, no? Alam kong pagod ka na nga sa trabaho, kaya ako na yung nag-aabot ng bayad kay Simon. Sige lang, Nay. Paniwalaan nyo pa ang sarili nyo sa pagde-deny nyo. O bakit? Nag-alarm lang po yung cellphone ko. Reminder lang na birthday pala ni Nika ngayon. 10 taon na pala si Nika, no? Ang apo kong yun. Nananabik na ako sa kanya. Ako rin naman po. Kung malapit lang ang Bicol dito sa Mandaluyong, baka pinuntahan ko na siya. Eh, kukunin mo ba siya kung sakali? Sa kalagayan natin ngayon, mukhang hindi. Ang ganda na ng buhay niya sa ninang niya eh. Sisirain ko pa ba kung ano yung magandang nakasanayan niya? Pero anak mo yun, ipapaalala ko lang. At bilang nanay, gusto kong maging maganda ang buhay niya. At alam kong hindi niya yun makukuha sa akin. Si anyos ako noong nabuntis ako ng boyfriend ko. Gustong panagutan ang nakabuntis sa akin ang anak ko pero tinanggihan ni nanay dahil nga masyado pa raw kaming bata para magsama. Tinaguyod ako ni nanay para makayanan kong maging batang ina. Nahirapan ako noong una lalo't pinagsasabayan ko ang pag-aaral at pagiging ina. High school lang naman ang kinaya kong tapusin. Pinasya kong huwag ipagpatuloy pa ang kolehiyo. Hindi na kaya ni nanay na pag-aralin pa ako at dagdag pa dyan ang gasto sa anak kong si Nika. Umextra ako bilang taga-igib sa aming mga kapitbahay. Naging labandera din ako pero hindi yon naging sapat lalo na noong lumaki na si Nika. Noong 3 taon na si Nika, pinahiram ko siya sa kanyang ninang na kakilala ni nanay. Kinailangan ko kasing mag-focus sa paghahanap ng trabaho na may tuloy-tuloy na sahod at nakakaharang ang aking anak noon. Natuwa naman ako at pumayag ang ninang niya na kunin siya habang naghahanap ako ng trabaho. Hindi pinalad na magkaroon ng anak ang mag-asawang yon kaya laking saya nila noong sila ang nilapitan ko para arugain si Nika. Sila na rin papadudod ang nagsabi na huwag ko nang alalahanin pa ang gastos. Sinabi rin nila na mag-ipon na lamang ako para sa future ni Nika. Hindi naman naging ganon kadali ang makapag-ipon lalo't nauubos yon dahil sa bisyo ng kuya at kapatid ko. Bago mag-apat na taon si Nika ay nagpaalam ako sa kanyang ninang na doon muna siya titira at hindi ko pa alam kung hanggang kailan dahil tatakas kami papuntang Metro Manila. Naiintindihan naman ng ninang niya yon. Hindi na ako nagpaalam sa anak ko dahil baka hindi ko kayanin yon. Noong mga unang buwan ay nagpapadala pa ako para sa panggastos niya. Pero noong naglaon ay hindi na ako nakapagpatuloy pa. Sinabi naman ng ninang niya na huwag na akong magpadala dahil alam niyang mahirap ang makipagsapalaran sa Metro Manila. Mula nga noon, Papa Dudut ay naisip kong huwag na lang bawiin si Nika sa kanila. Dahil alam kong mas magiging maganda ang buhay niya doon kesa sa piling ko. Noong nagsimula na ang GCQ ay nagsimula na ring maningil si Mang Simon. Nagsimula na ring humina ang bentahan ko ng sabon lalo't marami ang nagrereklamo na nagkakatagyawat sila. Konti na lang ang nabentahan ko. Para hindi mabaon sa hirap noon ay nagpasya akong mag-home service bilang masahista sa dating mga customer ng spa namin. Nakuha ko ang mga number nila, Papa Dudut, noong pinicturan ko ang logbook namin dati. Nangihinayang nga ako na isip ko. Nirekomenda naman ako ng mga customer na yon sa mga kakilala nila. Pero binarat nila ako sa bayad ng masahe. Samantala, hindi na rin ako nakakatanggi pa dahil pera na rin yon. Naramdaman ko kasi na dahil sa GCQ, maniningil na siguro si Mang Simon
At nagkatotoo nga. O Rachel, mabuti at naabutan kita. Mang Simon, ano po ba yon? Eh, GCQ na tayo ngayon, no? Opo. Tapos umalis pa isang tenant natin. Umuwi ng probinsya. Opo, nabalitaan ko nga. Tapos tag-ulan na. Panigurado marami na namang lalabas sa sakit ang mga bubungan natin dito. Alam mo na, kapag matanda na ang bahay, marami nang kinukumpuni. Huwag niyo na pong alalahanin ang bahay namin. Kahit may tulo pa po eh, hindi po namin kayo i-oobligang magpagawa. Pero pwede na ba kitang obligahin na magbayad na ng upa? Po? Eh, kailangan ko rin kasi ng pera. Wala pa po kasi, Mang Simon. Sagad pa rin talaga ang bulsa namin. Hmm? Sagad? Parang hindi naman. Mukhang malakas naman ang bentahan mo ng sabon dati. Po? Paano po? Naku, alam ko na dati pa. Kitang-kita ko naman sa mga CCTV ko dito na dumadating yung mga package ng sabon mo tuwing Sabado. Eh, hindi ko lang sinabi sa'yo kasi alam ko, pang-araw-araw niya yun. Eh, mukha namang nakaipon ka na sa dami ng sabon na labas-masok dito sa compound. Pasensya na po kung di ko nasabi sa inyo dati. Natatakot kasi ko na baka maningil kayo. Bakit naman kailangan matakot? Eh, ako pa nga itong nagsabi na huwag muna kayo magbayad, hindi ba? Ikaw naman. Parang hindi mo ako pinagkakatiwalaan yan eh. Nakakatampo naman. Hindi naman po sa ganun. Inaayos ko lang po talaga ang budget ko. Nasa listahan ko pa rin naman yung bayaran kayo. Eh ngayon, makakabayad ka na ba kahit yung unang dalawang buwan lang muna? Wala po talaga eh. Huwag po sana kayong magalit. Humina kasing negosyo ko ng sabon itong mga nakaraan. Kaya naman umi-extra na lang ako bilang masahista sa mga dati naming customer. Masahista ka nga pala, no? Baka naman pwedeng minsan eh, tanggalin mo tong sakit ng katawan ko. Lalo dito sa braso ko. Matigas na ata dahil sa stress sa pera. Basta po, hahanap ako ng ibang kliyente pa. Magbabayad din po ako sa inyo. Eh paano yan kung hindi na ako makahintay? Eh kasi naman, may nag-i-inquire na uupa dito. Sexy, makinis, mas bata sa'yo ng konti eh. Ayaw naman niya yung bakante dyan kasi masyado rin malaki para sa kanya. Eh solo siya. Single siya. Bale, nirekomenda ko yung sa inyo kasi mas maliit at pwede sa kanya. Pwede naman po kaming magpalit kung gusto nyo. Doon na lang kami sa nabakante. Pwede naman po kaming mag-adjust ng nanay. Sus! Eh kayo na nga ang pinakamurang apartment dito sa compound ko eh. Hindi pa kayo makabayad. Paano na lang kukunin mo pa itong pinakamalaki? Parang abusado naman ata yun. Mang Simon, parang awa niya na. Huwag niyo naman po kaming paalisin. Konting palugit pa, makakabawi rin kami. Konti na lang po. Eh konti na lang din kasi ang pasensya ko eh. Paano yan? Mang Simon, parang awa niyo na po. Gagawin ko po lahat, huwag niyo lang kaming paalisin. Lahat? Opo. Patingin nga ng mukha mo. Grabe yung kinis mo talaga, no? Makabili nga ng sabon na yan. Mukhang ang sarap. Sarap haplusin ang pisngi mo. Walang butas o tigyawat kahit isa. Parang amoy pulbo pa. Mukhang masarap unanan kapag pagod maghapon. Ano po bang gusto niyong puntuhin? Mukhang kahit baliktarin ko ang buong apartment niyo, eh di ko kayo mapapaglabas ng pera. Paano kung singilin ko na lang kayo sa ibang paraan? I mean, singiling kita sa ibang paraan. Ano po yun? Kaya mo bang patulan ng di kakinisang tulad ko? Kaya mo bang sipingan ang lalaking kaedad na ng nanay mo? Mang Simon, ano po ba? Okay, sige. Kung ayaw mo, madali lang naman akong kausap. Bukas, pwedeng maghakot na kayo ng mga gamit para makalipat ang sexing babae dito. Mang Simon naman. Eh, ganun talaga. Kung walang pambayad, eh dinayas. Papayag na po ako sa gusto nyo. Lumayas o sipingan ako? Ano? Sipingan. Sipingan.
Umayag ako sa gusto ni Mang Simon na kapalit ng utang namin e gagalawin niya ako anumang oras niya gustuhin. Nagipit na ako sa sitwasyon ko dahil walang wala na ako noon. Nanakot siyang paaalisin kami ni nanay at wala kaming ibang mapupuntahan na tatanggap sa amin. Nakiusap na lamang ako kay Mang Simon na huwag niyang ipaalam sa nanay ko ang magaganap sa amin. Pumayag naman itong ilihim namin noon ang gagawin namin. Natuwa nga ito at sinabing papayagan niyang gawing libre ang pagtira namin sa apartment para naman daw hindi ako lugi. Noong sinimula na namin ang pagbabayad ko ng utang sa kanya ay nakaramdam ako ng asiwa at takot sa sarili ko. May anak na ako pero pakiramdam ko ay asiwa pa rin, Papa Dudut. Naalala ko pa na alauna na ng madaling araw nang pinapunta niya ako sa bahay niya. Nakatulog na noon si nanay at tumakas lamang ako. Kinatok ko ang kwarto niya habang nanginginig na hawak ang aking leeg. Kanina pa kita hinihintay ah. Di ba sabi ko naman sa'yo, alas 11 ng gabi ka pumunta dito? Alam mo namang maaga ako bukas eh. Hinintay ko kasi na makatulog si nanay. Marami pa siyang kinalikot sa bahay kaya hindi ako nakaalis agad. Huwag na mauulit to ah. Ayoko nang pinaghihintay ako. Hindi na po, Mang Simon. Simon na lang ang itawag mo sa akin. Parang nakakaasiwa naman tawagin mo akong Mang habang nagaano tayo. Sige, Simon. Oh, parang nilalamig ka. Nanginginig ka ba? Gusto mo ba hinaan ko ang aircon? Kinakabahan lang po. Huwag kang kabahan. Alam ko ang ginagawa ko. Hihiga ka lang dyan. Ako na ang bahala sa'yo. Ah, sandali lang po. Ano ba? Sinisira mo ang mood ko eh. Pwede po bang makigamit ng banyo? Ano ba talaga ha? Gusto mo bang ituloy ito o hindi? Madali lang naman akong kausap. Kung ayaw mo, lumayos kayo dyan sa apartment ko. Ah, hindi po. Naninibago lang. Kinakabahan lang. Ganun po ba? Diinan mo naman ang halik. Para ka naman humalik sa santo eh. Hindi naman ako mababasag kapag itinain mo pa ng konti yung labi mo. Halikan mo ako dito sa leeg. Dito. Tama na po ba? Di ba may anak ka na? Bakit parang hindi ka marunong mang romansa ha? Bata pa lang po kasi ako nung huli akong maikama. Kaya naman pala. Isa lang ang nakagalaw sa'yo? Yung tatay ng anak mo lang? Opo. Ang swerte ko naman. O sige, ako na talaga ang bahala sa'yo. O, higa na dyan. Bibilisan lang natin. Gagalingan ko, promise. Hindi ka magsisisi sa gagawin natin ngayon. Oh, umiiyak ka ba? Hindi po. Nilalamig lang siguro sa aircon. Pinigilan kong huwag maiyak habang nagsisiping kami ni Mang Simon. Natakot ako magpakita sa kanya ng kahit na anong negatibong emosyon dahil baka magalit po ito. Hinayaan ko siyang gawin lahat ng gusto niyang gawin sa katawan ko. Nakailang beses niya akong sinipingan ang gabing yon. Noong natapos kami ay hindi muna ako nito pinauwi at niyakap ako nito hanggang sa makatulog kaming pareho. Ginising niya ako bandang alas 7 na ng umaga. Pinauwi ako nito at mabuti na lamang at hindi pagising ang nanay at walang nakakitang tenant sa akin noong lumabas ako sa bahay ni Mang Simon. Sa mga sumunod na beses na nagkita kami ay nasanay na akong tanggapin ang nangyayari sa amin. Aminado po ako, Papa Dudut, na nagustuhan ko noong tumagal ang ginagawa namin ni Simon. Minsan nga ay hinahanap-hanap ko pa yon. Siya pa lang ang pangalawang lalaking nakasiping ko. Pero aaminin ko na habang tumatagal ay nararamdaman ko naman na masaya ako tuwing may nangyayari sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinupad naman ni Simon ang pangako niyang patirahin kami ng libre sa apartment. Hindi na rin ako nito pinagbayad sa mga nakaraang utang namin. Walang kaalam-alam noon si Nanay sa naging sitwasyon namin ni Simon. Nagsinungaling ako sa kanya at sinabing may nakuha na akong trabaho. Kahit na ang katotohanan ay andun lang ako sa bahay ni Simon, nagbababad kasama niya. Sa loob ng 8 oras noon ay wala kaming ibang ginawa kundi ang magsiping, manood ng pinikula, kumain at mag-relax. Na-enjoy ko na ang ganitong sitwasyon kasama si Simon. Naging komportable ang buhay ko at hindi ko na kailangan noon na magtrabaho pa para may pambayad sa upa. Nagbigay din ng kaunting pera si Simon para naman hindi makahalata si Nanay na wala akong kinikita. Siya na rin ang namamalengke ng mga kailangan namin noon. Labis akong natuwa noon kay Simon dahil gumaan ang buhay ko dahil sa kanya. Inalagaan ako nito at hindi tinuring na pangkama lamang. Para na nga niya akong karelasyon noon kung pagsilbihan niya. Pinagluluto ako nito ng lahat ng gusto kong pagkain. Bukod ba dyan ay madalas na rin itong magkwento ng mas malaling pangparte ng buhay niya. Nagdiwala ito sa akin, Papa Dudut. Tulad ng isang karelasyon na malayang nagsasabi ng buhay at sekreto niya sa mahal niya. Kanina mo pa tinitingnan yan tiyan mo? Nakulangan ka ba sa kinain mo kanina? Gusto mo pa bang umorder? Kuha ka ng pera sa wallet ko sa kwarto. Order tayo ng gusto mong pagkain. Hindi na. Busog na ako dun sa sisig na niluto mo. Ang sarap nun. Sa susunod uli ha. O eh bakit nga panay ang sipat mo dyan sa tiyan mo? Pati binti at hita mo, kanina mo pa tinitignan. Naninibago lang ako sa katawan ko. Kanina ko lang napansin na nanaba na ako eh. Hindi naman ah. Okay naman. Pinapagaan mo lang ang loob ko eh. Alam kong tumaba ako. Nahihirapan na akong angguluhan ang mukha ko para maging payat. Masyado nang lumulobo tong pisngi ko, parang siopaw sa pagkabilog. Hindi ko na nga rin masara tong pantalong bigay mo sa akin eh. Hindi ka lang natunawan. Ikapi mo lang yan, lilit na ulit yung puson mo. Ay nako, nakailang laklak na ako ng kape. Hindi naman lumiit. Pusod ko lang yata yung lumiit eh. Bibilhan na lang kita ng bagong pantalon para hindi ka na ma-stress dyan. Tapos kapag tumaba ako uli, hindi na naman yun magkakasya. May pera ako. Kahit ilang beses na lumapad yung bewang mo, may pambili ako ng pantalon mo. Mag-leggings na lang kaya ako, no? Mas bagay sa'yo ang maong. Eh kasi mas nakahalatang lumulobo na ako eh. Eh ano naman ngayon kung lumulobo ka na? Baka kasi hindi mo na ako gustong sipingan kapag ganun. Ha? Saan mo naman napulot yung impormasyon na yan? Eh di ba kayong mga lalaki mahilig sa maliit na bewang na ala Barbie? Yung sobrang sexy? Yung sexy para sa akin, yung malaman. Mas gusto ko nga ang katawan mo ngayon kesa nung una tayo nagsiping eh. Mas may napipisil ako. Talaga lang ha? Ayaw pang maniwala. Kayo talaga mga babae, ang hirap intindihin. Kapag nagsabi ng totoo, hindi maniniwala. Kapag nagsinungaling, hindi rin maniniwala. Nagsisinungaling ka nga sa akin, ha? Hindi talaga ako sexy? Oh, tingnan mo yung toyo mo. O sige na nga, naniniwala na akong sexy ako. Ganyan. Yan ang gusto ko sa babae. May kumpiyansa. Sa paglipas ng mga araw ay nahulog na ako ng tuluyan kay Simon. Ilang beses kong tinanggi yon sa sarili ko. Iniisip ko na masyado lamang akong natutuwa sa atensyong ibinibigay niya. Iniisip kong baka dahil lang din sa lagi ko siyang nakakasama.
pero iba na talaga. Lagi ko siyang nami-miss tuwing umuwi ako noon sa bahay. Minsan nga itatakas pa ako ng madaling araw para puntahan lamang siya. Nahulog na ako sa kanya at alam kong wala na akong takas. Hindi ko naman yon kaagad sinabi sa kanya dahil nahihiya ako. Paano kung hindi pala kami parehas ng nararamdaman? Napapailing ako at pinalakas ang loob ko. Ramdam ko namang espesyal ako kay Simon. Kay Simon ko lang naramdaman ang ganong klase ng pag-aalaga. Hindi ko naman naranasan yon sa unang nakarelasyon dahil pangbatang kilig lang ang meron noon. Pero sa piling ni Simon, ibang-iba sa noon dahil naramdaman kong safe at payapa ako sa piling niya. Walang segundong lumipas na hindi siya pumasok sa isipan ko noon. Walang araw na hindi ko pinangarap na balang araw magpapakasal kami at lalagay sa tahimik. Lagi akong napapangiti noon sa tuwing naiisip kong magkasama kaming tatanda. Rachel? Oh, bakit? Mag-usap tayo. Ang seryoso mo naman, natakot tuloy ako. Ano ba yun? Gano'n na tayo katagal na nagkikita ng ganito? Halos 7 buwan? Masaya ka ba? Oo naman, ang alaga mo kaya. Nakakatawa pa. Mabuti naman. Natuwa ka ba sa pag-aalaga ko sa'yo? Kung paano kita asikasuhin? 100% oo. Napaligaya ba kita sa kama? 200% oo. Mabuti naman. Akala ko, kailangan ko pa ng practice eh. Practice? Di na. Pang-profesyonal ang galaw mo sa kama eh. Ako nga itong nahiya dahil nakahilata lang ako. Siyempre, gusto ko na napapaligaya kita. Napaligaya mo naman ako talaga. Ay, may sasabihin pa ako. Ako rin eh. May gusto sana akong sabihin. Pwedeng ako muna? Importante to eh. Sige. Mukhang pareho lang naman tayo nasasabihin eh. Bayad ka na sa utang mo dito. Ha? Bakit naman dyan napunta ang usapan? Ang ganda na nung flow ng usapan natin kanina eh. Ayaw na kitang piliting singilin pa doon sa mga utang nyo. Hayaan mo na yung iba. Ha? Hindi pwede. Nakakahiya. Gusto ko pa rin magbayad. Wag na. Maghanap ka na lang ng trabaho. Yung totoong trabaho. Mahirap na. Baka mahuli pa tayo ng nanay mo. Delikado. Ang galing kaya nating magtago. Tingnan mo, umabot tayo sa ganito nang di man lang siya nakakatunog. Wag na nating hintay mangyari yun. Basta okay na. Wala na akong sisingilin sa'yo. Bukas, maghanap ka na ng trabaho para may makain kayo ng nanay mo. Di ka na ba magbibigay ng kailangan namin sa bahay? Eh wala na rin eh. Baka ako naman na maubusan kung tuloy ang sustento ko sa inyo. Basta masasabi ko lang, bayad ka na. Pero Simon… Mula bukas, balik mang Simon na ang tawag mo sa akin. Kalimutan na natin itong nangyari sa atin. Okay lang ba? Bakit naman? Bakit naman bigla kang nagkaganyan? Okay naman tayo nitong mga nakaraan na. Basta. Sabihin mo naman sa akin yung totoo. Huwag ka nang makulit, please. Sige na, sabihin mo na. Huwag mo kong galitin, Rachel. Hindi ako titigil hanggang… Nagkakamabutihan na kami ng babaeng gusto kong diskartehan dati. Kaso nahihiya ako sa kanya dahil pakiramdam ko mapurol pa ako sa panliligaw at pag-aalaga ng babae. Kaya kita nilapitan. Ginamit mo lang ako? Ginamit mo ang katawan ko? Nakabayad ka naman ng utang sa akin dahil sa katawan mo, hindi ba? Ready quits! Bakit naman ganon? Masyado mo akong binigla. Bigyan mo ako ng konting time para iproseso to. Hindi na. Kailangan ko na siya madala dito sa bahay bago pa ako maunahan ng iba at hindi matutuloy ang plano ko kung patuloy tayo sa ginagawa natin. Simon! Gusto kong maging malinis sa kanya. Kaya magandang walang nakakaalam nung tungkol sa atin. Paano ako? Anong paano ka? Eh parang kontrata tong ginawa natin. At alam mo yan. Dapat alam mo nang may katapusan tong ginagawa natin. Ano akala mo dito? Bahay-bahayan na gagawin totohanan? Simon, baka naman… Umuwi ka na. Dali na. Maglilinis pa ako dito. Siguraduhin mong wala kang naiwan kahit lipstick dyan. Mahirap na. Sige. At sa susunod na buwan, magbayad na kayo ng upa ha. Kailangan ko ng pera para pang pa-impress sa kanya. Kaya ako na nagsasabi sa inyo. Bukas na bukas, dapat makahanap ka na ng trabaho.
Naiyak na lamang ako nang makalabas ako sa bahay ni Simon. Hindi muna ako tumuloy noon sa bahay at pinalimig muna ang mga mata ko para hindi mahalatang namugto ito sa kakaiyak. Hindi po ako makapaniwalang sa ganoong paraan kami nagtapos ni Simon. Inakala kong may espesyal nang namamagitan sa aming dalawa. Akala ko lang pala yon, hindi na ako nakatulog noon sa kakaisip kay Simon at sa bago niya. Ilang beses kong pinasakit ang ulo ko sa kakatanong kung ano kayang meron sa babaeng yon at siya ang pinili at hindi ako. Nakahanap ako ng trabaho sa isang maliit na bakery, hindi rin ganong kalaki ang naging sahod. Nagtiis ako para may pang-araw-araw lamang kami. Nakita ko rin ang babaeng kinakabaliwan ni Simon. Kinumpara ko ito sa akin at natalo ako. Hindi na ako pinansin pa ni Simon at iniwasan ako nito. Si nanay na rin ang madalas na kinakausap nito noon para sa upa. Nasaktan ako sa ginawa ni Simon pero unti-unti ay tinanggap ko na ang katotohanan hanggang kama niya lang ako noon. Nag-live-in na sila ng babae at nakita ko kung gaano kasaya si Simon sa piling niya. Hindi ko yun nakita kay Simon noong kaming dalawa pa lamang ang magkasama. Naging masaya naman siya pero hindi kasing todo noong nakasama na niya yung bago niya. Makalipas ang 4 na buwan ay umalis na rin kami sa paupahan ni Simon. Nagtaka noon si nanay dahil nakakapanghinayang daw ang iiwan namin lalo't mura ang upa at mabait pa si Simon. Nagsinungalin ako sa kanya at sinabi kong makakahanap pa kami ng iba na mas malapit sa trabaho ko. Hindi na siya umimik pa. Hindi kailanman nalaman ni nanay ang tungkol sa amin ni Simon kaya mas lalong natagalan bago ako nakapag-move on dahil wala akong masabihan ng nararamdaman ko. At wala akong mahinga ng payo dahil lihim ang lahat ng ito. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Rachel. Nakakasakit nga talaga ng loob ang gamitin ka. Lalo na kung mahalaga sa iyo ang taong yon. Nakakasakit lalo kapag alam mo sa sarili mo na hindi mo deserve ang paggamit na yon. Marami na sa atin ang ginamit ng ibang tao para sa pangsariling interes at marami sa atin ang naipit sa paggagamit dahil eto lang sa tingin natin ang paraan para makalaya. Kaya patuloy ang panggagamit ng iba dahil akala nila ay payag ka dahil kailangan mo sila. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. 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 Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.